Sa palengke man o supermarket, sa talipapa man o department store, produkto man o serbisyo. Dapat alam mo ang karapatan mo. Ito ang programang magpapanalo ng mga consumer. Kasama ang kampiyon ng consumer protection, Alvin El Chico. Sabay-sabay tayong maging Wise Consumer. It's a Saturday! It's pahinga day. It's also Wise Consumer Day. Bali, gagapo tayong lahat, ano? Pero maaraw pa sa labas eh. Dito po yan sa Metro Manila or ibang parte po ng Pilipinas ay meron ng nararanasang malalakas na pag-ulan. Ganon din po yung hangin. Pero tayo sa Metro Manila, naaraw pa sa labas eh, hindi ho ba? Pero ang gawin po natin, mag-antabay po tayo sa mga updates ng pag-asa para tayo po ay well-informed. Hindi mga fake news yung pinapanood po ninyo, ha? Si Alvin El Chico po ito. Welcome po sa Wise Consumer. We will begin with a good news. Kaserbiso! Flash! Report! Flash! Report! Yusek, no, nandito ka ba? Oil price hike o rollback? Rollback? Swerte ata si Yusek. Dahil rollback din po ulit next. Diesel. Oh, ito na yung estimates natin. Final estimates na po ito ng magiging galaw sa presyo ng produktong petrolyo next week. Rollback po tayo lahat. Diesel, 70 centavos hanggang 90 centavos kada litro. Gasolina, 80 centimos hanggang piso. Sana umabot ng piso, ano? At ang kerosene naman po, 70 hanggang 90 centavos kada litro. So pababa po lahat yan. Ang reason, setting aside yung conflict sa Middle East, demand-driven po ang reason for this week. Ang forecast, bababa po ang demand, which is actually good news para sa ating lahat kasi pag mababa ang demand sa petrolyo worldwide, ang ibig sabihin po niyan, mukhang may chance ang bumaba ang presyo ng petrolyo. So ulitin natin, rollback tayo ulit next week. 70 hanggang 90 centavos sa diesel at kerosene at 80 centimos hanggang piso sa kada litro naman ng gasolina. Kaserbiso! Flash! Report! Flash! Report! Huwag po kayong mag-aalala dahil magkakaroon po tayo ng mga updates kaugnay sa Super. Ano nga yun, Fred? May nag-flash report kanina. Super Typhoon na raw eh. Super Typhoon Pepito, no? Sa 11 a.m. ba yan na advisory ng pag-asa, Fred? 11 a.m. na, o yun, meron po. Kukuha po tayo ng iba't ibang updates po kaugnay sa bagyo. Pero ang main topic talaga natin, dahil Wise Consumer pa ito, yung nangyari po sa GCash, at at the same time, yung paglipa na po ng mga scams ngayong holiday season. Alam po na mga manloloko na maraming pera si Jocelle. Kaya tatargetin po siya. Ang dami niya, paldo! Pagdating ng Pasko, ang ating mga kababayan, kagaya ni Jocelle, kaya lulukuhin po siya. Susubukan nila. Pero syempre, hindi sila magtatagumpay. Ano po? Kaya dapat ganyan din po tayo. Kasama natin, as promised, dahil nangako po sa atin on air si USEC Jeffrey E&D, ang Undersecretary for Infrastructure Management, Cybersecurity and Upskilling ng Department of Information and Communications Technology. Hi, USEC! Good morning! Good morning! At sa lahat na nakikinig, at, thank you for I'm coming happy back to be here again. For the fourth time. Okay. Fourth na ba? Hindi naman, mga third yata. But who counts, no? Kahit 10th time pa yan, o 11th time, or 20th time, walang problema. Welcome dito si USEC Jeffrey E&D. Si Jocelle D. Guzman, hindi na rin tumabilang. Paulit-ulit na rin sa atin, founder and president ng True 360 at co-lead convener ng Scam Watch Pilipinas. Hi, Jocelle. Hi, Alvin. Salamat ulit sa pag-imbita sa amin. So, totoo, hindi mo nire-refute, ha? Magiging paldo ka pagdating ng Pasko or Kapaskuhan. Hindi, ibig sabihin, mas marami nga akong ilalabas na pera. Kaya kailangan ko lahat ng mga fintech app para sa loan. Ah, very good. And at the same time, magbibigay po ng tip yung grupo ni Jocelle para sa atin, para matuto din po tayo at hindi tayo maloko. Ano po? Siyempre, isa din po sa mga semaysuki, Ronald Gustilo, ang national campaigner ng Digital Pinoys. Ito ang mukhang paldo talaga. Di ba, Ronald? Mapera ka ba? Sana nga, mapera, no? Good morning po sa ating lahat. Ayan. Unahin muna natin yung sa GCash. I ask you about this Thursday ata, USEC. Settled na ba?
close book na ba yung nangyari sa GCash? Tapos na, move on na tayo? O ano bang status nun? Alam na natin anong nangyari. Yung sa GCash, ang jurisdiction lang kasi ng DICT is i-check kung nagkaroon ba ng external hacking or internal hacking. Pero I think yung BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, nakita kami sa isang conference. They're still continuing their investigation, lalo dun sa side ng consumer protection. Ang last update is that nagkausap yata ang GCash at saka ang BSP na magkaroon ng external audit. At mag-submit si GCash ng external audit para malaman din kung ano ba talaga eksaktong nangyari sa internal. At kung ano ba yung mga at kung talaga bang naibalik na lahat ng pera. Kasi anong expertise ng BSP to do the audit? Hindi naman sila yung sa technology, Bangko Sentral naman sila. Well, nandito lang naman kami if they want us to still help, no? So pwede 'yon. Pwede naman 'yan. Inter-agency cooperation. Of course. Kunin yung expertise ninyo, dadalhin sa BSP. Yes. Kasi nga, nung ulit tayo nag-usap, Alvin, ang problema naman ni DICT, wala naman kami regulatory powers. Ang powers namin under Executive Order 58 is just to check kung meron bang cyber attack. In this case, wala. Pero syempre, nawalan pa rin ng pera yung mga kababayan natin. And so, the Bangko Sentral ng Pilipinas should continue to investigate. Kasi ang ginagamit nilang term, di naman naintindihan ng mga ordinaryong mamayan, lalo na yung nawalan dun nung nangyari yun. Although, naibalik naman, sabi ng GCash, ano po? Yes. Pero I think they owe it to the people to explain kung anong nangyari. Was it a breach or ano bang tawag doon? In simple terms, in layman's terms, ano yung nangyari? In layman's term, it's a bug. It's bug? A software issue. Parang virus ba yun? Ay, hindi naman. Parang nagkamali ng pagkagawa yung software. Merong problema yung software. No? Okay. So wala namang ginagawa yung tao. May isang specific module sa GCash, yung tinatawag na Send-to-Many. Kahit wala kang ginagawa, nag-activate. At napunta doon sa tinatawag nilang kaya nga reconciliation error, napunta doon sa isang pie kung saan nanood doon lang naman lahat ng pera. Bakit napunta doon? Hindi na, yun ang hindi na ipaliwanag nga. Bakit? Kasi ano klaseng bug? Bakit? You owe it to the public kasi nabalitaan namin sa interview namin kay Hilda nung nakaraan, 94 million na pala ang subscribers ng GCash. Wow! Oh, and we have only like 120 million people. Pero iba siguro, baka doble yung GCash. Yes. No, multiple accounts. So pag ganun na bug ang problema, makakampante na ba tayo? Kumbaga, solvable naman, na-solve naman eh, naayos naman eh. Oh, may tatlong klase kasi ng paraan ng pag-solve. Na-solve nila through reaction, ibig sabihin na ibalik yung pera. Pero are we assured na hindi siya mangyayari ulit? Yun yung dapat. Kaya nga sabi ko, we are offering... Anong sagot doon? Are we assured na hindi mangyayari ulit? Anong sagot? Hindi, wala pa tayo doon. Walang assurance. Kaya nga si BSP, hingi pa ng audit report sa kanila. No? Wala pa tayo assurance. Ang assurance lang ni GCash ngayon is pinatay nila yung Send-to-Many. Ibig sabihin, it is a confirmation na right now, that particular software is buggy. Or may problema. Okay. Pero bakit sila lang? Ba't hindi ako? It's not as if I'm praying na ako din, ano? Or si Jocelyn. Pero bakit sila? Why those group of people? Random yun? Ay, hindi, yun ang part nga na hindi na naipaliwanag. Like I said, we're extending our support to BSP. I think para magkaliwanag to, this will take a few more weeks, a month. Kasi nga, ang hinihingi ni BSP is kumuha kayo ng third-party auditor and then submit the audit results. And then from there, we will also collaborate with BSP. Yeah. Ang sa akin naman, that's why we're gunning for the cybersecurity bill, no? Kasi marami nang nangyari sa mundo na software bug. Naalala niyo yung halos lahat ng airport nagdown? Dahil doon sa CrowdStrike issue na yan. Bug din yun. Oo, bug din yun. Hindi mo siya matatawag na cybersecurity issue. But it could also be problematic not only for national interest but also for our economic interest. Pero pwede bang may nagtanim ng bug doon? Pwede ganun? O naturally occurring yung mga bug tatawagin ko ano yan, creative thinking. Ano? Pero sa mundo naman ng software development, natural occurring naman talaga yung mga bugs. No? Minsan di mo nakikita, bigla na lang nag-trigger. Si Giselle used to be connected with Globe. Ano po? Ngayon, outsider ka na. No? Outsider na. Kaya okay ka nang magsalita from that point of view. Yes. Paano, how, kasi crisis, ano ka rin? Crisis situation expert ka rin, PR. from that point of view, sa punto de vista mo, maayos bang na-handle yung problema? Well, actually, yung initial reaction nila, hindi. Mm-hmm. Kasi ang rule, pag may crisis dapat,
kung hindi ka sigurado, kung hindi pa kompleto yung detalye mo, huwag ka magre-release ng statement. Huwag muna. Mag-release ka lang ng holding statement na we're looking into this matter, then coordinate ka kagad with the regulation, and then let the regulation speak for you. Kasi investigation BSP. Yan. Whether it's BSP or kung sino man, whether it's CICC or kung si DICT. Hoy, masama ang loob niyo si Kramos, hindi daw naman basokin ako. Okay na sila, umatyan sila sa event kahapon, okay. They were the guest. Lalo na, ayos na. Ayos na, ayos na. Interview namin si Yusef, masama ang loob Oh, sa akin din, hindi ako kinakausap. So okay na siya, okay na. Na-set na. Nandun sila, yeah, in fairness good, naman. Good. Mm. So yun lang, but I think eventually, na as soon as they started cooperating with the ICT, with CICC, with BSP, ano na yan, kailangan lang man mga tao reassurance eh. And yeah, they cannot reassure themselves, and they cannot, hindi sila pa pwede yung magsabi na okay na. Kasi kapag nawalan ng pera, you let the authorities say that for you. Kaya nga ang third party na sinasabi niya is actually going to help them. It will help them. It will help them. Oh, akala lang nila nakakatakot, but it will help them. Yeah. Diba? Lalo na kung wala namang kapabayaan. Yeah. Yung panawagan ko lang naman sa mga tao, kaya inaano namin yung kampanya, huwag po tayong matakot gumamit ng app. Kahit na GCash. I mean, isolated, sabi nga ni Yusek at yung mga ibang lumalabas, isolated naman yung mga case. Kasi what you need to understand, kahit na sabihin mong GCash yan, di ba? Affected, maapektuhan lahat ng mga digital fintech services, lalo na yung digital banking, di ba? Yeah. Ayaw nating mangyari yun. Kasi trust, may issue ng trust eh. Yes, mataas na. Ang ganda ng digital economy natin. Yan, isa sa tayo sa mga pinakamataas. Sabi nga ni Yusek Pacheco kahapon pagdating sa e-commerce. So kami, ang panawagan namin, pag nangyari po sa inyo yon, wala po kaming alam kung ano nangyayari yung kaso, kung ano lang nakikita namin. Pag nangyari po sa inyo yun, ang una nyo pong gawin, nawala kayo ng pera, tawagan nyo po muna si provider nyo, or Maya or whatever. Sino man. After nun, i-report nyo po. May hotline po ang DICT, ito po yung 1326, di ba? Para at least matulungan din sila para alam kung ano yung nangyayari. Actually, yan yung next gap ko, pero inunahan muna ako. Sige, okay. Digital Pinoy's muna. O, anong reaction nyo? Are you satisfied with how they dealt with the issue or... No. Well, yung response ano nila talagang it's been the same, no? Ever since, yun talaga yung reklamo ng mga consumers. If you try to reach out to GCash, talagang napakahirap eh, kasi AI chatbot yung gamit nila eh. I mean, it's not wrong to use AI, pero for customer support, during the time na may crisis, parang hindi talaga siya nakakatulong. Una, walang empathy, wala namang emotions yung AI, di ba? And yung affected customers, ang gusto lang naman nila, reassurance na basta maibalik. Eh, pero ang problema, kung matagal talaga yung response, eh, meron talagang, kumbaga, magkikreate talaga siya ng mabigat na problema. Pero in less than 24 hours, binalik nila, di ba? Well, meron pa rin mga nagsasabi na hindi pa rin nababalik. Ah, ibang, kasi iba-ibang issue. Iba-ibang instances problema. Kasi yung nangyari. Eh. If I recall, merong nawalan ng... yung ano lang, yung nawalan ng walang ginagawa, meron, during that period din, merong mga sumabay din ng spoofing attack. Ng mga phishing attack, no? So, iba-ibang ano, so may pero iba-ibang yung, claim. Iba pero iba-ibang, Ronaldo, may iba-ibang ano pa yan eh. So, we are hoping na ma-resolve talaga all throughout. Kasi hanggat may hanging question pa rin, di ba? Kaya malaking bagay yung kumuha sila ng third party, ano talaga, audit. Kasi, okay. Ano yun eh, sa mata ng consumer, talagang magkakaroon ng kawalang tiwala doon sa ano. Mabawasan yung tiwala doon sa tech. Pero ito talaga yung pinaka-convenient gamitin ngayon eh. So kailangan talaga may effort to restore the trust. So clockwise tayo, ikaw mauuna. Dapat na bang, kasi yung iba daw hindi na muna gumamit ng GCash. Ano, si Kabayan naman, sabi ni Kabayan, ako ayoko niyan. Alam mo naman si Kabayan, hindi, ayaw niyang gumamit ng mga pang teki-teki. Reason ba ito na kumalas ka o hindi? Kasi ako, hindi ako. Ako, tuloy pa rin ako kasi convenience ang binibigay sa akin yan eh. Well, kahit ako personally, ginagamit ko pa rin siya. Pero ginagamit ko lang siya doon sa specific na pagkakataon pag kailangan ko siyang gamitin. So pag may babayaran ako, tsaka ko lang lalagyan ng laman. Kung may bibilhin ako, tsaka ko lang lalagyan ng laman. No? At kung merong pumasok, nililipat ko na sa banko. Kasi mas secured dun eh. Diba? So yun yung payo ko. I mean, pwede nyo pa rin hong gamitin. Pwede nyo gamitin kasi mas convenient yan. Most sellers, most stores use e-wallet, kahit anong e-wallet pa yan. You just have to use it appropriately kung kailan mo lang siya kailangan. Kasi nga,
wala namang insurance yung pera dun eh. Yeah. Giselle, yun yung sabi ko, inunahan mo ako. Isang round tayo ulit. Ano? Hindi dapat mawala ang tiwala. Wag. Kasi nandito na tayo eh. Parang, ang bilis nga natin eh. Dapat proud tayo na suddenly meron ka ng digital life. Ang bilis ng acceleration ng digitalization ng mga Filipinos. Kaya mabilis din yung pagtas ng scam, di ba? So, yung sinasabi lang namin dito, gamitin po natin yung mga security features ng app. Okay, lagyan nyo ng facial recognition, ilink nyo yung phone nyo doon sa mismong app na nakaregister na para hindi magamit. Kasi may IMEI to eh. Uh-huh. So, ginagawa ng mga banko yon. Si GCash mayroon din siyang ganung feature, di ba? Okay. So, gamitin po natin yon. At let's say, kung wala naman po kayong ginagawa at wala kayong naklik at hindi kayo biktima ng phishing at nawala, una nyo tawagan si GCash. Magtsatsaga lang po tayo kasi 94 million yung customer nila kaya nag-invest sila sa AI. Oh, wow. So kahit na gamitin mo lang yung call center dito, yung 94 million na yun, kahit na 10% lang, mapupuno pa rin, 'di ba yung time and motion. So hindi ba pwede yun na tao, hindi computer, hindi AI? O sobrang gastos naman pag tao. Kasi ang recommendation ko sa kanila, gumawa sila ng separate hotline for scam. Kasi lahat ng concern kasi ng customer, pinapasok lang nila doon sa isa. Eh yung realization namin sa incidenting to na gagawin na namin, alam mo yung mga biktima, kaya sila tumatawag, hindi dahil sa, syempre nangangamba, gusto lang nilang may makausap. May makausap, totoo yan. Human nature so, yan, may makausap. So yung ginawa namin ng CICC, kaya nung nag-guest din ako sa iba, nanawagan ako na yung mga apektado, tumawag sa 1326. Kasi hindi naman nagre-report yung mga Filipinos pa doon, kokonti lang, di ba, dahil 67% nga ayaw mag-report. So inopen, so from 21, nagkaroon ng 71. And usually, yung mga sinasabi nila, walang, naglalabas lang ng sama ng loob. So tumawag po tayo sa 1326 at gamitin po natin yung mga features ng app. Yung GCash po, mayroon po yan, link your phone. Pag na-link mo yung phone mo, so ang i-record, huwag nyo naman po i-link yung sandamakmak na phone, di ba? Isang phone. Turuan mo nga sila mamaya how to do it, ha? Oo. Okay. And then para ano, hindi magalat. Sige. Yusek, ano, panahon so, na ba para kumala? Mag-cash na lang ako, magbabangko na lang ako na face-to-face. So the answer is no. We I still use GCash. Tama yung sinabi kanina ni Digital Pinoy, no, na dapat sparingly. Tandaan natin na yung bangko kasi may PDIC yan, may Philippine Deposit Insurance yan. Dito wala. So we still continue. But here are some suggestions to make this better. And this suggestion is to government. In fact, baka maglabas kami ng letter also to BSP if we can consider the following. Number one, I think all financial applications should now use passkeys and not passwords and PIN codes. Kumbaga, explain mo muna. Sumikat kasi yung info stealers. Alam mo, ang nakikita namin ngayon ng mga atake, info stealer, ibig sabihin kahit na hindi mo alam, kahit di alam ng kalaban yung password mo, habang tinatype mo, nalalaman nila. Habang kinaklik mo. May malware na kung ano yung clinic mo sa keyboard mo. Malalaman. Okay. Ano yung passkey? What is that? Yung passkey is, it's tied up to your device. Ito yung sinasabi kanina ni Giselle na dine-generate para dun sa device mo, secure yon. Pag lumipat ka kayo ng device, kinakailangan mo mag-regenerate ng passkey. Okay. Tapos gagamit ka na ng biometrics. Kumbaga, it's more secure way of accessing. Hindi na uso kasi yun yung password. And then yung OTP, of course, is still wait there. Yung sa GCash, 'di ba pag hindi ni recognize yung Facebook, parang lalabas pa MPIN. Magta-type ka pa rin. Pero bibigyan kita ng magandang example, for example, ang gumagamit ng passkeys BPI app. Yes, BPI. Papasunin mo, hindi mo nga kailangan maglagay ng password. Basta nasa phone na registered. Yes. Yes. Diba? Okay. So that's an example. I'm sure other banks, sorry po, dito plugging ah. Nagkataon lang na yun ang ginagamit ko, yun ang nakita ko. Example lang yun. I don't know if BDO does that. Parang may ganun na rin. Parang may ganun. Sige, go ahead. So it is a security na nandun sa loob ng device. The best security, siguro hindi ko napapalalimin, but the best security kasi is the security that the people doesn't know. Kumbaga, linalagay natin dun sa experts tulad ng gumawa ng application, tulad ni GCash, at tulad din namin mga nasa gobyerno at regulators, BSP, yung security. Invisible, kumbaga. Alam mo, secure. So, meron kaming ilalabas siguro na series of papers na
na sasabihin namin. Mungkahi lang naman ito. Kasi, like I said, di naman kami regulator. Oo. But mungkahi ito na papaaring gamitin ng financial sector, especially ng BSP, in order to secure the ecosystem. But long term, dapat talaga baguhin yung batas na DICT din, regulator din dapat na mga for ganyan. Cybersecurity. For cybersecurity issues. Yes, for cybersecurity issues. For critical information infrastructures. Uh-oh. Sa ngayon kasi, walang definition ano ang critical information infrastructure. Uh-oh. Alam namin. Yeah. Ito yung IT na nagpapatakbo ng power mo, ng tubig mo. Pero we need to have a law defining that. At dapat may regulator na nagsasabi, ito gagawin nyo. Kasi nakababahala yung sinabi na wala palang responsibilidad ang GCash or kung sino man yung entity na involved na i-divulge. Ano nangyari? Wala. Oh my goodness. Voluntary yung ginawa nila. Tinawagin ko sila na Sunday and they said, sabi ko naman sa kanila, appeal din nyo sa akin. Sabi ko, you know, this is going to be better for the public if they see that there is somebody else investigating your system. Yeah. Kasi may public interest involved. Yes. Diba? Kung wala naman, o di wala. Kaya lang, 94 million Filipinos are also involved. Correct. So may ano talaga, may karapatan kayong pumasok. Correct. Ah, okay, yes. Sige. So, bago tayo mag-commercial, wala pa naman yung reporter natin sa Pag-asa. Jocelle, yung reminder mo na dun sa Pasko, kaya ko po ginis si Jocelle kasi maaga po silang nagpalabas ng kanilang tips kasi maglilipa na po yung scam ngayong holiday season. Habang may oras pa, Jocelle, go ahead. So, ang ginawa namin kahapon, first time, dati kasi nung travel scam, nakipag-partner na kami kay DOTR at kay DICT, so NCICC. So, dalawang malaking ahensya. And then, nung habang ginagawa yon, sumali si DILG, sumali si PNP, sumali si MMDA. Travel scam eh. So ngayon, yung model na yon, ginamit namin ngayong Pasko kasi mas mataas. Kasi ang gaganda ng mga nangyayari. So ano ba yung nagiging problema? Ang sinasabi ni Global Anti-Scam Alliance, 67% ng Pilipino, hindi nagre-report, which is totoo naman, di ba? So ngayon, ang ginawa namin, gusto natin magkaroon ng whole of society approach. Kasi lahat ng mga nilagay namin doon, kumbaga dito sa Holiday Watch PH, nilagay namin lahat yung 8 ways to protect yourself, to fight the Christmas scams. Okay. At available na lahat yan, at karamihan dyan, nasa gobyerno. So ang isa rito is, yung unang-una, syempre, para sa mga biktima ng scam, tumawag sa 1-3-2-6. Paulit-ulit na yan. That's one. Okay. Number two, si e-gov ng DICT through USEC Dave Almirol, napalawak niya na yung... Sino Dave Almirol? Yung ano ba yan? Parang familiar sa akin yung pangalan niya. Yan ba yung galing sa DT... Ha? Dating ano? Multisys. I remember the name eh. USEC siya ngayon sa inyo. Okay, go ahead. Basta IT expert. IT expert yon. So naayos nila yung e-report feature nung e-gov app. So ito nga yung pinopromote din namin since May. Ito yung pwede mo nang i-report yung scam para sa mga hindi victims. Let's gumagana ba yung? Ha? Gumagana. 17,000 na nakausap ko si USEC Dave Almirol 2-3 days ago. 17,000 na yung nag-report na tinurn over nila sa CICC. Ano yung how do you, through email ang reporting mo or paano? Through the app itself. So pag pumunta ka sa app, okay. So okay. Pag pumunta ka sa app, i-screenshot mo lang. So alba nakakuha ka ng text scam. Screenshot mo lang yon, di ba? Piliin mo yung scam, piliin mo kung anong klaseng scam, text scam, tapos sabihin mo, this number sent me this, tapos screenshot. Okay. Kasi ang importante, kailangan ng government natin yung mga data kasi ito yung ginagamit to investigate. Okay. So that's two. And then recently, DICT and DTI through the newly created e-commerce bureau under USEC Mary Jean Pacheco, so sila kasi yung nag-i-implement nung Digital Internet Transaction Act. So meron na rin silang feature, tinulungan din sila ni DICT. So pwede mo nang i-report ngayon yung mga e-commerce na hindi namang scam. Let's say may complaint ka, mali yung binili mo, ayaw palitan. Ay, mga platforms pwedeng i-report. Pwede mo nang i-report doon. So pipili ka kung food, clothing, ang dami nun. Okay. And then it's the same system. So kung let's say sa marketplace na mali yung binili mo, pwede mo siyang i-screenshot, i-send mo rin. And then sasagutin naman yon ng e-commerce bureau ng DTI. Okay. Okay, that's three. Okay. The third one, yung kay SEC, Securities and Exchange Commission, ito yung SecCheck app. Yung SecCheck app, available siya sa web, pero meron din siyang app. Ito naman para sa mga investment scam. Kasi pag may mga nag-offer sa'yo ng investment, ang una mong tatanungin, legit ba yung kumpanya? So ang gagawin mo, punta ka dun sa SecCheck app, i-type mo yung pangalan ng kumpanya.
pag lumabas yung pangalan at registered, hindi natatapos doon. Kasi ang sinasabi ni SEC, para makapag-offer ka ng investment products, kailangan meron ka secondary license. That's right. So pag wala doon yun, huwag nyo pong paniwalaan. At kung yung mga legit na nagpapanggap, eh, bubusisiin nyo po yung identity nila. Tapos, yung pang... Lima na. Mm. Okay. Yung pang lima, ito naman yung kay National Privacy Commission. Ang panawagan natin, lahat po ng mga malalaking negosyo na mayroong online site, na mayroong more than 1,000 customers, dapat po, eh, maglagay din po sila ng seal of registration. Ito po yung susi. Kapag nakita mo po yun, pag bumukas, katulad pumunta ka kay ABS, papasok yun. Yung pangalawa, yung DOTR hotline na pwede rin silang tumawag sa 1326. Yung pangpito, ito yung host call na nandito na si Mel Migrino dati. Yes. Download nyo po. At yung pangwalo, yung paulit-ulit kong sinasabi, sundan nyo po yung attitude ng Scamwatch Pilipinas. Ay, yung pangwalo yung Scamwatch. O, pinakahuli okay, po yun. Sige, magre-react si Digital Pinoy at si Yusek sa pagbabalik ng Wise Consumer. Wait lang po, I need to pause for a gap. Balik kami. Ang boses ng mga wise na consumer. Alvin El Chico. O, balik po tayo, hinati reaksyon ni Ronald Gustilo ng Digital Pinoys. Okay ba 'yon yung inisyatibo ng grupo ni na ano, Jusel? Yes, napakagandang initiative nung ano no, lalo ngayon na talagang paparami ng paparami yung nabibiktima no, ng mga scam, lalo sa holiday season kung saan medyo maraming pera ata talaga yung mga tao. No, magandang mapaalalahanan sila kung ano yung pwede nilang gawin para hindi mabiktima, at in case mabiktima, ano yung pwede nilang gawin moving forward. No? Kasi hindi pwedeng biktima ka lang eh. Meron, as a victim, magandang makapag-report ka pa rin nung nangyari sa'yo para mapigilan yung mga susunod pa na susunod na insidente. Ronald, ang problema ko, di ba, I think siyang nagbinggit nun dati na tinatarget ka talaga, pinag-aaralan ka, so kahit maalam ka pa sa walong sinabi niya, kung ikaw tatargetin, ay talagang paprajikin ka, kumbaga. Anong pwede kayong protection pag ganun? Well, yung ano na talaga yan eh, self-awareness na talaga yan eh. Kung paano mo talagang consciously poprotektahan yung sarili mo. Kasi kung alam mong kung pinapahalagahan mo yung properties mo, yung assets mo, yung pera, kahit maliit na halaga lang yan, talagang ano eh, kahit anong attempt sa'yo, medyo mahihirapan man lang sila eh. Na nakawan ka, di ba? So you really have to be self-aware na kahit sino sa atin, mayaman o mahirap, pwedeng targetin. No? So kailangan pangalagaan mo lagi sarili. Yusek, at least ginamit yung word pahirapan mo naman. Huwag naman masyado kang ingot na talagang wala lang. Nakuha niya kaagad-agad na walang kahirap-hirap. Yusek. Siguro, ano, i-announce ko na rin yung ginagawa natin. Ano? Meron ngayong public hearing na nangyayari sa National Telecommunications Commission para sa lahat ng internet service providers. At ang huli kong balita, umokay na silang lahat. Meron tayong isang technology deployment na ginagawa na protective DNS. Napakasimple lang nito. Lahat ng telco may ganun. Pero anong nangyari, pag binak ni Smart, hindi naman na-block ni Globe. Pag na-block ni Globe, hindi naman na-block ni Dito. At yung mga maliliit na internet service provider, hindi rin naman nila na-block. So ang gagawin natin ngayon, meron top hierarchy na i-maintain ng DICT. Lahat sila magre-receive doon ng threat feeds. At alimbawa, yung URL na palagi niyong nakiklik, doon pa lang, iba-block na natin para yung buong ecosystem secure. Hindi siya 100%, ha? Siyempre, may lulusot at may lulusot pa rin kasi mabilis eh. Pero at least, ma-filter out mo yung 70% ng mga madalas na nakikita, at least, mas mabilis na that tayo. That is something, no? That is something. 70%. Kasi yan ang nagiging problema ngayon. Limbawa, BDO, nag-report sila sa PLDT. Na-block nga sa PLDT yung fake BDO na URL. Pero hindi naman na-block dun sa Globe or vice versa. Yeah. Kaya ngayon, gagawa tayo ng hierarchy. And umokay na, last time, we've been doing public consultations on this for about 2 months already. Ina-announce ko na nga ngayon para at least baka may gusto pang humabol sa public consultations. And I think we can close this. Gagamitin lang ito para dun sa mga scams. Kasi, let's face it, meron na naman talagang ginagamit ang telco na ganito. Yun nga lang, hindi sila organized. Hindi sila, kumbaga, kanya-kanya sila. Kasi competitor sila eh.
Oo, kaya this time, this time we will provide a single platform where it will coordinate, no? It will transfer information to their specific protective DNSs. Oo. So yung ginagawa niya, Jocel, parang sa scam naman yun. Sa scam yun. Oo, kasi, use your mic. Kasi sa pag sa scam, yun yung mga fake na akala mo, hindi, may mensahe sa akin yung BPI Kailangan sundin ko to, kiklik ko raw yung, spoofed ano tawag? Spoofed message. Ito yung mga phishing sites. Phishing so, sites. Akala mo, pag pinuntahan mo, kung ano yung itsura ng website ng kasi banko mo, kulay, kung parehong-pareho. 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 Let's say, badly put. Siya kasi yung mahaba, hindi siya shortcut eh. Let's say, Union Bank. Tapos may sobra ng I na hindi mo nakikita. Yun yung nire-report. So makakatulong. Malaking bagay yun. At saka hindi lang doon makakatulong, pati yung mga anti-piracy, yung mga piracy sites, yung mga free movies. Sorry, kailangan kong sabihin to. Kasi may mga malware doon. Yeah. May infect yung phone mo ng mga scammer. Yung scammer po, hindi lang po dito sa Pilipinas. Ha. Global po yan. Kapag pumunta po kayo sa mga porn sites at saka sa mga sa mga piracy sites, meron din pong risk yung device nyo. Alam mo, Alvin, i-share ko lang na nasa Singapore kami about 2 or 3 weeks ago. Sinare namin ito sa mga katulad namin, mga cybersecurity government agencies. Sabi namin, sa Pilipinas, gagawin na namin ito. Yung in-announce ko kanina, na magkakaroon ng hierarchy of protective DNS sa mga telco. Sabi ng Singapore, at saka sabi rin sa Europe. Magandang idea yan. Gagawin din namin yan. Gagayahin naman nila ngayon. Yun nga, sana lang mauna tayo, no? Dahil yung public consultations. Of course, we need to do public consultations. Ano ba yung legislation ba yan? NTC regulation to all telcos and internet service providers. Okay. So, hindi kailangan ng legislation? Hindi. Kaya-kaya na ng NTC It's within the powers of NTC. Pero galing sa amin yung technology idea, and policy. Okay. Tapos ang mag-execute NTC because NTC. The telcos are under NTC. Yes. So, yan ang ano ni DICT. Tulad na nangyari sa GCash. Wala kaming regulatory power. So, we go through suggestions to BSP. Under sa DICT yun? So, mas madaling mag-suggest. Correct. Oo. So, parang ano nyo siya? Anong tawag mo doon? Attached agency. Yes, you were raising your hand, Ronald. Go. Yeah, magandang initiative yun, no? Maganda maisama na rin siguro ma-consider yung mga illegal na online gambling sites, no? Kasi yung mga illegal na online gambling sites talagang tinatangkilik din ng publiko. At maraming nananakawan, 'di ba? Matagal na nating pinapaalala sa tao, wag nating tangkilikin 'yan. Pero kasi may problema tayo, ito ay naging panawagan namin nun sa NTC na i-block na 'to. Pero syempre, kagaya nga naiintindihan natin, ang bilis din talagang mag-adapt ng mga scammer, 'di ba? So kahit ma-report mo yung mga illegal, ma-report mo yung mga scam sites, mabilis din silang nakakapag-adjust. Pero with this initiative, kahit pa paano naman, ayun na nga, merong konting bara. Magkakaroon ng konting bara dun sa operation nila. Si Joseph nag-message kaagad, please ask Jocel to explain ano yung sinasabi niya na mag-download ng movies sa nakakapasok yung scammers doon. Kasi maraming ganyan. Gustong makalibre. Di ba? Ida-download yung movie. Pag nanakaw din yun, di ba? Hindi. Gumawa kasi ako ng kampanya dito, yung Play It Right campaign. Kasi doon namin nakita, kasama dito yung mga international doon sa Anti-Piracy Alliance. Pinakita niya kung paano na kapag lalo na yung mga torrent, pag nag-download ka ng torrent, ayari na yung device mo. Pinakita niya kung paano na take over yung isang laptop. Nasa Malaysia kami noon. So pinakita niya, dinemo niya. So imaginein mo, ito yung phishing, yung iba, papasok ka, maglalagin ka, di ba, para manakaw. Eh, paano kung malware yung naklik mo? Diyari na yung device mo. Actually, ang dami na gaganyan. Ang dami na gaganyan yung torrent. Oh. Idagdag ko yan. Ha? So, may tinesting namin yung protective DNS sa sinasabi namin. Oh. We were able to block 259,000 attempts. No? Oh. Alam mo ba ang number one na, sabihin na natin kabit system, no? Kumakabit yung malware doon sa isang site. Oh. Ang number one dyan, porn site. Yung Pornhub. Oo, yung mga ganyan. Oh. Pangalawa, yung sinasabi ni Jocel, piracy sites. Ang pangatlo is yung illegal, actually, hindi ko alam kung illegal or what, basta gambling sites. So, paano, nandun lang siya? Nandun siya. Sabi mo kasi kumakabit siya, di ba? Kumakabit siya. Pero meron pang lalabas yun na ikiklik mo or automatic yun? Yung iba may lalabas. Yung iba, naklik mo, walang lalabas. Pero pag naklik mo, yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. So, iti-take over niya yung laptop mo or cellphone mo or mag-i-install siya sa'yo ng malware. Tapos makikita niya lahat ng ginagawa mo. Oo nga. So ano mangyayari ngayon sa'yo sa cellphone mo? Pag halimbawa may malware, anong mangyayari sa cellphone mo? Take over niya na yun.
Paano i-takeover? Explain talaga, yung takeover. They will have control over paano it. Paano may control? Ubusin nila naman ng banko mo, babasahin natin ang kasi nandyan yung sa bank mo, yes. Nandyan yung GCash mo, Maya mo. Uubusin niya. Uubusin niya kapag malware na. Oh, so usually goodness. Pinapadala to through in the form of a link. Uh-huh. Let's say for instance, mayroong isang YouTuber si nakalimutan ko na yung pangalan, basta malaki siya. Nagpadala ng marketing proposal, tapos .ppt. Pag-click niya, na-take over yung buong YouTube nila. Yun lang buong system nila. Binura lahat yung mga content nila. Oh, iba pa yun, Yusek, yung parang padadalhan ka, tapos sasabihin sa'yo, tubusin mo ito ng ganitong oras ransomware. Kung hindi. Ano nga yan? May nangyari? Ransomware. Ano nga ang company yung last time ransomware, na may ganyan? Marami eh, pero yung nangyari sa PhilHealth, Medusa, ransomware. PhilHealth, ano pa? May... Hindi ba Cebu Pacific ba yung isa? Meron din Cebu Pacific. SNR. I remember. Bank, I think. SNR, ransomware. So, totoo yun? Na talagang nanghingi ng ransom? Pag hindi mo binigay yung ransom, anong gamangyari? Buburahin ko lahat to. Wala kang access sa data mo. Okay. Eh, importante yung data mo. Diba? Sa mga ordinaryong tao, baka nandyan ang thesis mo, nandyan ang bank accounts mo, nandyan yung records ng negosyo mo. Pero sa isang malaking kumpanya, mas maimportante yun, nandyan ang payroll ng buong kumpanya, diba? Nandyan ang financial statements. Ibang pa, ibang entity pa yun. Yung nagpa-plant ng malware, iba pa yun sa ang entity na ang modus naman niya, ransomware. Iba pa yun. Iba pa yun. Pero ransomware is the number one threat in cybercrime in the world right now. Oh. So scams, second lang yon. Ang first talaga is ransomware. That's why the United States and the United Kingdom built a counter-ransomware initiative internationally. Magiting ko na lang din, Alvin, sa susunod na ASEAN Regional Forum, which is ang chair ay Pilipinas, at na-assign sa abang lingkod ninyo. Ang number one na pag-uusapan ay how to take down cybercrime hubs in ASEAN. There are three countries hindi ko nababanggitin that as being mentioned as cybercrime hubs. So kayo magala, wala ang Pilipinas doon. Pero ito yung the way we can take down scams naman is to take down it from the organized crime syndicates. Asi mo sabihin may mga bansa na nag-host para silang silang call centers. Alam mo kung hindi pinagbawalan nga ni presidente yung Pogo, it has a danger of becoming that. Kasi let's not mistake this, cybercrime hubs are actually ICT related industries. Ayun ba yung mga Romania? Naalala ko may movie na ganyan. Nandun sila sa Romania, parang training ground call center. Call center ito. Romania. Tapos nagpapadala sila ng scam. At kapag ka na-click mo, tumawag ka, may sasagot na ahente. Akala mo talaga legitimo. May sasagot na call center agent. Ay, di ba yung ginagawa sa Pilipinas? Yung mga nare-raid ng mga Pogo Hub? Yun. Yes. Hindi pa naman tayo natag sa top 3. Uh-oh. Pero yun nga, sabi ko, may potential yung Pogo Hubs na gano'n. Sige na nga, banggitin ko na. Yung mga countries na natag ngayon kasi is Laos, Cambodia, at saka Myanmar. So sa Southeast Asia lang? I'm talking about Association of Southeast Asian Nations. So now it is becoming a... That is not to say that there are also cybercrime hubs, but smaller ones in the Philippines, in Thailand. So this is now becoming an international concern. So ang first is ransomware, yung sinabi mo kanina. Second, yung mga scams na nare-receive po ninyo, international yan, technically speaking. Okay. Kasi nakakatakot, halimbawa sa GCash, pina-ransomware yung datos, ang katerba yung datos dun. Oo. Patay tayo dun pag ganun ang mangyari, hindi ho ba? Wala ka pang access sa pera mo kasi ICT ledger yun. Kaya nga. So nakakatakot. Pero I suppose, sa laki naman ang kinikita naman nila, dapat they should also invest in some sort of a protection na para hindi ma-breach yung kanilang sistema. Well, sa isang discussion with GCash, meron naman silang BCP or Business Continuity Sites na kapag tinamaan ng isang site, the secondary and tertiary sites will still be functional even na ransomware na yung kapatid. Okay. Sige, let's accommodate some questions before. May dadagdag ka pa ba sa reminder mo? Baka maubusan lang tayo ng oras. Baka biglang dumating yung mga reports. Okay ka na doon sa mga bagyo-bagyo tips. Masabi ni Marvin Riabad, wala namang hotline ang GCash, etc. na yan. Hindi, meron po. Kaya lang hindi nga taong sumasagot. Puro bot. Ayan. Or AI lang yung kausap sa'yo. Tapos DICT tatawagan namin. Wala silang alam dun. Dahil walang agency ang may power to check internally mga financial technology na yan. May tatago nila kung ano talaga ang bug na yan. At napakahirap ng customer service ng ganyan. Nakakainit ng ulo. Digital Pinoy, ikaw, ito yung sinabi mo kanina, di ba?
Ito yung sinabi mo. That's exactly the thing that you said. Oh. Totoo naman. Pero yung hotline ng gobyerno, ano naman yung dapat talaga nating pag-reportan yan. No? Diyan po talaga tayo magre-report. Medyo may kahirapan lang po talaga. No? Kasi alam nyo, sa dami din hunong na biktima, syempre i-accommodate naman po lahat. Mm-hmm. So, I understand yung situation na napakabigat po nung nangyari. Pero let's be patient. Kasi wala nga tayong nakausap sa GCash, at least yung gobyerno. They're willing to accommodate yung complaints para ma-resolve rin yung problema. Okay. Ito, Giselle, para sa'yo. So, marami na mag-a-add to cart, lalo na magpapanregalo. Ibig mo bang sabihin, wag nang maggumamit ng digital transaction? Or pwede pa rin naman, ingat lang. I think the latter, yeah, no? Pwede pa rin. Pa rin natin. Naku, wag po tayong matakot gumamit ng technology. Kaya nga po, ang advocacy natin is turuan, mag-educate, di ba? Kasi hindi tayo na-educate nung pandemic, nung na-accelerate. So, sisimulan natin yung digital literacy ngayon at yung pag-iingat para makapag-add to cart kayo, add to cart kayo na unlimited kung marami kayong pera, di ba? Hindi issue yung add to cart. You can add to cart as much as you want. Bahala ka sa buhay mo. Mag-iingat ka lang. O, lalaw na pagdating sa shopping. So, ang una mong titingnan, pag nandun ka sa loob ng mga e-commerce site, katulad ng Shopee at Lazada, ang i-check nyo po, lagi nyo pong titingnan yung seller, kumusta naman po yung reviews, kumusta ba yung rating. Ay, baka planted din yung kasi review. Kasi yun naman yung problem, let's say kay Shopee at kay Lazada, lahat tinatanggap nila eh. So, kaya nagkaroon ka ng last mall, yung last mall, yun yung mga legitimate brands. Pero yung iba, ang dami niyan, ang dami-dami niyan. Nandyan yung, pati na lang sa food supplement, ginagamit si Willy Ong doon sa mga produkto nila. Oh, hinahayaan nila yun ha, hinahayaan nila yun. So pati ngayong may partner kami sa DTI, yan, ma-address na natin yan. So dapat sa last mall bumibili, hindi dun sa... O sa last mall, kaya lang kasi mura yung sa labas eh, maakit ka talaga, di ba? So, pero yun lang ang isipin. Pero ang isa pang rule dun, huwag ka lang lalabas dun sa mga shopping app kasi meron kang order receive. Okay. Yun yung protection mo eh. So hindi sila mababayaran kapag hindi mo kinlik yun. Yusek, para sa'yo, from Carlos Lim, sa dami ng cybersecurity at anti-cybercrime ng mga agency sa government, sino ba yung pinakaunang lalapitan mo pag nabiktima ka? May coordination ba sila sa isa't isa? Okay. Very good question. Correct. No, actually, ang kapag consumer complaints, ano talaga yon? Cybercrime Investigation Coordinating Center. Kasi cybercrime yun. CICC, sina Yusek Ramos dapat. Pag-crime. Sila una. Okay. Mga scams, etc. Kasi ang concern namin ng National Computer Emergency Response Team, yung national security side. Halimbawa, ina-atake ba ang bansa? Cybersecurity. Okay. But for individual, parang pwede mo sabihin, individual, CICC. Pag involving national security, yes. Kasi national security issue din to eh. Yes. DICT. So, yun yung National Computer Emergency Response Team. Iba pa yun? Under DICT yun. Ah, okay. Under ko yun. Okay. Ano number dun? Hindi. Email lang yun. Cert-PH. Okay. Cert-PH at DICT. Sige, go ahead. Pag-ahensya siya. Kila DICT. Pag consumer, individual, CICC, sina Yusek Ramos. Nasubukan, actually po gumagana po. Sinubukan namin yan 2 weeks ago. Last week lang. May sumagot, di ba? May sumagot. May sumasagot po. Initially. Yeah. Kaya lang, yung tendency kasi ng tao is to rant. Yeah. Magra-rant muna. Ay wala na, nawala na yung pera. Hindi naman mawawala yung sindikato. Yung isa rin dapat isipin ng mga kababayan natin. Well, number one, yung mga scams ngayon, organized crime. So wala kang iisang suspect at hindi ka tina-target. Random ka eh. Kaya dahil hindi mo alam yung suspect mo, kaya ka tumatawag sa CICC, sa 1326. Ngayon, let's say, tinarget ka at kakilala mo yung nang scam sa'yo, dumiretso na po tayo sa PNP, Anti-Cybercrime Group. Kasi may suspect ka na eh. Ay, iba pa yun, Yusek. Kaya sinasabi niya na marami kayo. Iba pa yun. So, pero pa pwede nyo rin itawag yun sa 1326. Kaya lang kasi, ganun din naman ang gagawin nila dahil may suspect ka na, kilala mo na, di ba? Na-identify mo kung sino yung tumira sa'yo. Co-coordinate nila. Actually, para simple, pwede rin naman sa CICC because the powers of the CICC is to also coordinate with law enforcement agencies. Okay. At to give you an example, halimbawa, kami naman, pag tinamagan nyo kami, tulong kami. I-coordinate din. I-coordinate din namin. Diba, nung isang araw, may tumawag sa amin, paki-take down daw dahil against her will, pinablish yung kanyang sexual acts. Oo.
So, in the first place, bakit niya pina-video yung sexual... Ay, sorry, sorry, sorry. No, no, sorry, sorry. Consent to have sex is not equivalent to consent of being published. So, magkaiba yan. So, we requested to ano to take that down. Technically, dapat talaga cybercrime yan. Pero pag lumalapit kayo kahit saan naman, we assist you. Okay. But basta pag consumer... 1326. Sino itong nagreklamo sa'yo? Hindi, joke. Joke lang, joke. Joke. Niloloko lang kita. Niloloko. Alvin, yung isa pang sasabihin ko sa mga kababayan na natin, kaya din kami nag-educate ng 1326. Kasi let's say, for instance, ang mindset dati, hindi alam kung saan pupunta, di ba? So pupunta yan sa NBI, cybercrime group. Ang problema sa NBI natin, national kasi yan. So, hindi nila matanggihan. So, ang dami... pinuputakti sila pero yung kailangan nilang tanggapin kasi sabi nga ni Yusek tutulong. Kaya ngayon at least kahit papaano may ano na may 1326 ka na, di ba? Mas madaling tumawag kaysa pumunta personally. Yeah. Mas convenient. Oo, mas convenient. Hindi ka pagagastos sa pamasahe. Naabala ka na nga, magpapaabala ka ba ulit? Tsaka gumagana. That's the point. Gumagana po yung mga number. Wait lang ha. Makibalita po tayo kay... nasa Zoom pala eh. Akala ko nasa linya. Makibalita po tayo sa hepe po ng mga reporters at newsroom na si Jonathan Maestrado na nandun po ngayon sa Naga City. Alamin natin ang sitwasyon sa Naga City at Camarines Sur. Jonathan Maestrado. Jonathan! Magandang tanghali, Alvin. Sa kakapasok lang na balita, magpapatupad ng curfew ang Naga City Government simula ngayong alas 12 ng tanghali. Bilang pag-iingat na ito, ayan, sandali lang, medyo tumutunog yung ating cellphone ng NDRRMC update. Yung curfew mamayang alas 12 ng tanghali ay bilang pag-iingat dahil nga sa inaasahang pagpaparamdam na ng bagyong Pipito dito sa bahagi ng Naga City at Camarines Sur. Ganyan na ang panahon ngayon, Alvin. Meron ng manakanakang bugso ng hangin. Makulimlim na ang kalangitan at meron na mga light rains na nararamdaman. Ibig sabihin, kapag may curfew, Alvin, bawal lumabas ng bahay at bawal lumabas ng mga evacuation centers. At pagsarado ng lahat ng mga establishment, mandatory ceasing of operations at pagbabawal sa paggamit ng sasakyan malibang na lang kung emergency ang pakay. Meron na din tayong mga naitatalang mga evacuees sa mga evacuation centers natin, ang JMR Coliseum. Sandali, hinahawakan ko itong tripod at bumubugso ang hangin. Sa JMR Coliseum, may 300 families na. Sa multipurpose evacuation center ng Pagcor, may 42 families. Sa Balatas National High School, may 40 families. Sa Naga City Science High School, 41 families. At sa Santa Cruz Event and Evacuation Center, 60 families. Sa Santa Cruz National High School, 33 families. Ayon sa lokal na pamahalaan, Alvin, madadagdagan pa yan dahil inaasahan ang heavy to torrential rain sa mga susunod na mga oras at araw dito sa Naga City. Balik sa iyo, Alvin. Thank you. Maraming salamat kay Jonathan Maestrado. Kukuha pa po tayo ng update dyan sa Naga City at sa area po ng Camarines Sur. Magbabalik pa po ang Wise Consumer. Wise Consumer. Sa Radyo sa East 30. Balik po tayo sa Wise Consumer. 7 minutes left. Actually, less than 7 minutes. So let's accommodate all the questions we have. Sabi ni Man, good morning. May experience kami ng misis ko yesterday lang. Nag-transfer sa misis ko from GCash to my bank account. Around 20,000. Hindi agad pumasok. Sabi ng GCash, it will take 3 days. 3 to 5 days pa. Need namin yung money. Wala kaming magawa. Bakit po may ganito? Ganyan nangyari sa cameraman ko. Pinawagan ko yung taga-BPI. May mga kaibigan tayo sa BPI. Pero wala eh. It really took 3 days. Bakit ganyan? Sino makakasagot yan? Bakit? Why will it take 3 to 5 days? Yeah, actually, dapat sabihin ko kanina yan. One of the suggestions to BSP is to start putting up a service level agreement for GCash, for e-wallets. Kasi parang, ano ba ang acceptable? Kasi naiintindihan namin sa bangko. Sa bangko kasi may maliwanag na rules. Pag after 12, next credit day. Ang cheque, 3 days. May ganun yan. Pero I think it's about time that Banko Central ng Pilipinas also looks into this right now. Oh. Wait, tumamang na kagad kay Jus. Hello, do you want to say something? Hola. Yeah. Sige. Well, regulation na yun. Yun din nga yung mga problem. Kasi why, although most of the time naman, it doesn't take 3 days, pero ang laki pa rin ng abala. Mahaba naman 3 days. Lalo na yung kakain ka, tapos ayaw umandar.
for some reasons, di ba? Tapos nandun lahat yung pera mo. Di ba, alisan na kung grocery yan, pwede mong hindi bayaran. Oh. Paano kung nakain mo kaya na? Nga. Bakit ano, glitch ba yun? Or bumagal? Ay, maraming factor. Pwedeng, let's say kung magbabayad ka, pwedeng signal kasi nasa, nasa spot siya, di ba? So, maraming issue. Pero dapat yun yung maraming reklamo na ayusin na bakit it take 3 days kasi lalo na kung yan yung sweldo na nila nandyan na. Hindi, pero ito parehong ayala yun eh. It so happen na nangyari pa yan, sweldo. So, ay, hindi pala niya sinabing kung anong bangko. Sa cameraman ko kasi GCash to BPI. O, parang ayala yun. Ano mo doon? Ano suggestion mo sa kanya, ano, Ronald, well, kay Man? Mahirap talaga yung ganong sitwasyon eh, no? Talagang, yan nga yung isa sa mga kailangang i-resolve agad. Kasi nga, hindi naman po lahat ng tao may reserbang pera eh. Minsan kung ano ho yung pumasok at transfer, yun na talaga yung pera. So, hopefully, the government can ano set yung regulation para dyan. Biyerno pala talaga dapat, ha? Sabi ni I Am Rockets, bakit? Ay, hindi pala to fuel prices. Louis Basco, what if po kung sira yung phone tapos nandun yung GCash account naka-register sa dating phone na transfer bagong phone? Yung sinabi nyo kanina na linked yung gadget mo. I think may proseso ang GCash dyan na kinakailangan mo itawag sa kanila for change of number. Pero babalaan ko po kayo, may mga tinulungan na kaming gumawa niyan. Nagre-require po yan ng ID at saka revalidation. Lang. Which is also good kasi po pwede, imagine niyo na lang if everybody kung ganun lang kaya bilis, yeah. And it takes weeks. Pero abala. Oh, pero I think it is unnecessary abala kasi kung magiging madali yan, baka mamaya bukas na lang nalipat na yung GCash mo sa ibang number. It is a necessary, hindi unnecessary. It is a necessary. Okay. Sabi ni RKM, Alvin, pakisabi sa guests nyo na kaya ba siguro walang nagre-report kasi matagal sumagot sa hotline. Hindi po matagal. Sinubukan po namin yung hotline 2 weeks ago. Hindi ba? Mabilis. Mabilis. May sumagot. Ang dami pong pasakalye to connect dito. Connect dito, connect doon. Wala, yung pinapasa-pasa. Walang ganun sa 1-3-2-6. Diretso po yun. Baka iba yun. Baka iba sinasabi niya. Baka kailangan, sa service provider niya. Kailangan pa po silang i-transfer sa ibang line kasi hindi daw sila ang point person. Yung pasa-pasa. Nakakabwisit yun. Usually sa mga ano yan, sa mga bangko. Oo. Wag yung pasa-pasa. And last si Annie, we often, ay naku, wala na tayong time. Ikaw talagang bata ka. We often talk about the solution or service na bibiktima ng scam. Wala po bang tayong way na totally matigil ang mga rampant scams na ito para matigil na po ang panluloko sa e-wallet? I think may part po kasi tayo. Hindi lang gobyerno. Hindi lang privado. Tayo as an individual. Go. So, sinabi ko na nga yan, Alvin, no? May ginagawa naman tayo sa gobyerno. Yun nga, yung hierarchy, yung technological control where we try to block malicious URLs using a protective DNS. And so, ginagawa natin ngayon yan. Maghintay lang tayo ng ilang buwan. Pero hindi po ito foolproof. Alam nyo, ang pangloloko po, kahit walang text, kahit walang SMS, nung unang panahon pa lang, ginagamitan po ng katok, naalala nyo yung budol-budol, kakatok sa bahay mo, papasok, magbebenta ng encyclopedia, tapos ang ending, naloko ka. No? So, ano po eh, kailangan pa rin po natin ng education because they are masters of behavioral manipulation. And deception. Yeah. And deception. Mm-hmm. Talagang pinag-aralan po nila paano manipulate. Yeah. Ikaw na magsabi, di ba? Ikaw, kasali ka. Hindi lang pwede kami. Uh-huh. Ikaw na may-ari ng account. Yung kailangan po natin i-educate din. Kaya yung volunteer watcher program natin, it creates the awareness paano ka hindi ma-scam. Yung pinaka-basic, pag di nyo kakilala, huwag nyo sagutin. Hindi ba? Parang kapag yung mga naman nangangailangan, naiintindihan namin yung pangangailangan nyo, pero po, pag nakita nyo too good to be true yung offer na biglang yaman, naku, iiwasan nyo na po. Ito po, masakit man pong sabihin, sasabihin ko. Yeah. Pag po meron, nakareceive po kayo ng offer, ng job offer, or kung ano man, hindi po para sa inyo yun. Kasi kailangan yung mga trabaho, o kahit na yung loan, kailangan po, kayo po yung naghahabol. Yun lang po yung tip. Pag di nyo po kakilala, attitude, magdamot, magduda, mangsnab, at magsumbong. Paulit-ulit. Yeah, sabi, isa yun na lang, one last, Ronald, si Joanne. Saan po pwedeng lumapit to recover money from scams? Oh no, lalo na po kung ako po ang nag-send. Patay tayo. Medyo, honestly, medyo mahirap talaga yun. No? Kasi ikaw nag-send. Ikaw nag-send, meron kang ginawa talaga para mawala yung pera mo. Yung recovery, I'm not really sure na mangyayari. Pero what she can actually do is to report.
to report, habulin na lang ng ano, let's leave it to the law enforcement na habulin yung cyber criminal nang wala nang mabiktima. Hindi na masundan yung pagkakabiktima sa'yo. Yung recovery, mahirap talaga yung recovery. Malabo, Diyosin, no? Wala na. Yung sinasabi namin, pag na-scam po kayo, imagine niyo po, wala na yun. Wala na. Parang nadukutan nun. Oh, wala na. Wala na. Wala na, Yusek. Thank you. Maraming salamat for... I hope you come again. Parang isang set ulit tayo. Di ba? From time to time, mag-guest tayo, mag-discuss tayo about cybercrime issues. Okay? Maraming salamat po sa panunood po ninyo, ha? Si Alvin El Chico po ito hanggang sa susunod na edisyon ng Wise Consumer. Thank you sa lahat ng guests. Bye-bye. Wise Consumer sa Teleradyo Serbisyo. Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istreta. Radyo sa Istreta.